may Toyota Innova tayo dito na napaka-glary ng headlight. Sasalpakan natin to ng S40 by LED projectors, 3 inches, clear lens, 70 watts with high beam function. Calibrate muna natin yung alignment ng high beam sa low beam. Malakas yung high beam niya, umabot ng 1,900 lux. Yung projector natin sa low beam, umabot naman ng 3,400 lux. Plain and simple build lang tayo dito kasi ang gusto lang naman ni sir yung malakas na ilaw. Kaya ito yung nirecommend natin sa kanya, S40 by LED. Mas malakas kasi ang low beam nito compared sa ating S45. At gusto ni sir kahit na low beam lang, mas malayo na yung naaabot ng ilaw niya. Pero hindi nakakasilaw sa kasalubong. At since may separate high beam siya, di na nito kailangan ng laser high beam pa. Madalas kasi na biyahe nito expressway at mabilis yung takbo ko minsan. At madalas din sa daanan niya, walang masyadong street lights. Kaya ito talaga yung sinadjust ko para sa kanya. Lux test at 8 meters, umabot tayo ng 3,000 lux. Nabawasan ng konti kasi naikabit na natin lens cover. Sa high beam naman, umabot siya ng total ng 5,500 lux. Clean and simple build para sa Toyota Innova. Walang arte-arting angel eyes at demon eyes. Kasi sabi nga, less is more. I-google nyo na lang kung ano ibig sabihin nun. Pati signal lights, in-upgrade nga rin pala natin dito. Naka-hazard at binabad namin for 5 minutes at hindi yan nag-hyper flash. Meron na kasi yan built-in na fan at canvas para hindi mag-hyper flash. Stock signals yung nasa driver side for comparison. Ito naman yung actual light output niya sa Silex. Walang street lights, wala din siyang kasabayan sasakyan. Tanging siya lang nagpapailaw sa kalsada nung oras na yan. S40 by LED projectors at medyo light tint yung nasa windshield niya. Tagos na tagos kahit na maulan. Lipat naman tayo dito sa isa pang Innova. Projector fog lamps naman ang ilalagay natin dito sa kanya. Toyota Innova XE, wala siyang stock na fog lights. Pati low beam LED, in-upgrade na natin. May cutoff line yung ating LED bulb compared dun sa isang Innova kanina. Tama pa rin ang orientation ng low beam at high beam. Yung ating projector fog lamps meron din high beam function. Pasok na rin sa OEM slot yung ginagamit natin na switch para sa Toyota Innova sa ngayon. Separate na wiring kit para lang sa fog lights. Wala tayong in-splice na wires. Umabot tayo ng 1,500 lux at 8 meters gamit ang ating LED sa low beam. Yung fog lamps naman, umabot tayo ng 1,400 lux combined. Isang Innova pa ulit ang gagawin natin dito. S40 by LED rin ang isasalpak natin sa kanya. Sa mga nagtatanong, pwede naman hindi butasan ng ganito kalaki yung ating bowl. Pwede plug and play kaso maliit na projector lang ang ilalagay natin. Kung performance level ang hanap, ito talaga yung masasuggest ko. Kailangan magbutas ng malaki para hindi tumukod yung lens natin sa lens cover ng headlights. Calibrated dyan, pantay-pantay yung high beam niya sa kabila ang sides para hindi yan maging banlag pagkagamit na sa kalsada. Try naman tayo ng ibang shroud para dito sa Toyota Innova. Mukhang okay din naman ang itsura. Meron lang kailangan ikat para hindi tumukod yung ating shroud. Silyado na lahat. Ginamitan natin niya ng OEM grade headlight sealant. Naglagay din tayo ng rubber dust cover saka vent upgrade na rin. Naglagay tayo ng harness sa kanya pero kung titignan nyo, hindi siya masukal. Tinatago natin yan hanggat maaari para pag nagbukas ng hood, maayos pa rin tignan. Nag-upgrade din tayo ng projector fog lights. Laser version, dual high beam function. Naglagay din tayo ng additional relay para magkaroon siya ng passing light function. Umabot ng 1,000 lux yung ating fog lights kanina. At sa headlights naman, umabot tayo ng 3,000 lux. Sa high beam naman, umabot tayo ng 4,700 lux. Kagaya ng pulang Innova kanina, gamit din kasi ito madalas sa highway. Kung interested mag-avail at willing to wait, i-message na ako sa Facebook, Garage 58 Retrofit Works. Located ako sa likod ng Petron Mayon, Corner Calamba, La Loma, Quezon City.